Hello mga J-viewers, may gagawin tayo dito ng battery charger, tatlo ito, bali ginamitan daw ng generator ito mas ang voltage, kaya nasira ang kanyang power supply. So makikita natin baklas na mga pyesa, wala na mga pyesa dito, tinanggal na daw ng technician nila. Kaso na-lockdown, hindi na bumalik yung technician, naka-lockdown pa ngayon, ay kailangan na nilang gamitin. Kaya din nalang naman sa atin. So, mga tinanggal dito ay yung kanyang rectifier diode. Makakita nyo, mga SMD type siya. Tanggal na dyan, tsaka yung fuse. Ito, wala na yung rectifier diode. Ito, maliliit lang ang kanyang diode, SMD type, surface mount. Bali, ang ilalagay natin ay, madaling araw ngayon, wala tayong dalang pyesa. So, naghanap na lang ako dito ng mga power supply ng lumang DVD. Tinanggal ko na lang yung mga diode dito. Marami ako dito, yan, meron pa. Tanggalin na lang natin ang mga diode. Kabit natin. Bale, itong capacitor niya buo, hindi man bumigay. Ang nakikita ko lang natanggal ay rectifier diode, fuse, at saka yung kanyang regulator MOSFET. Ito, tinanggal na rin dito. Ganun din lang na walang mabiling MOSFET at saka mga SMD type na diode. May kakabit na lang natin sa kanya yung mga diode na ordinary diode na mga IN4007. Palasin natin dito. Ito nga, may kinalas na ako dun sa isa. Lamang ganitong klase na ikakabit natin. So, umpisa na natin. Bale, ang gagawin natin, walang mabiling MOSFET, convert na lang natin siya sa 4-wire. Ito ang ganito ka, 4-wire. At hindi na rin natin gagamitan ng no need to adjust na. Kaya itong 4-wire na ikakabit ko, tinanggal ko na yung trimmer, tsaka yung optocoupler. Sayang din pa, mapapakinabangan pa yun, kaya tinanggal ko. So, bago natin kabitan ng power wire, kailangan masukatan muna natin siya ng 300 volts. Kaya kailangan lagyan muna natin siya ng rectifier diode dito. Bale, ang kanyang diode ay sukatan natin. Hindi kita. Ang positive ng kanyang capacitor ay dito. Kaya dito natin kakabit ang kanyang anode. Bale, cathode. Dito natin ikabit sa positive ng capacitor. Ito may sign na bat. Makakita niya may guhit. Tapos sa line 1. At itong isa naman, yan, patak. At itong isa, makita nyo yung anode niya, yung may guhit na yun. Kabit ulit natin sa positive ulit ng capacitor.
sa line to naman. Ng kanyang anode ay sa negative ng capacitor. Line 1 ulit. Yan, isa pa ulit diode. Apat na diode. Yan, bridge type rectifier. Yung anode niya doon ulit sa negative ng capacitor. Ngayon naman ulit siya sa line. Ito naman. So, tingnan natin kung wala siyang shortage. Capacitor. Capacitor. Na ito. Okay. Line 1. Yata nakahinang. Okay. Negative. Okay. Okay. Negative positive. So, wala siyang sorted. Ngayon naman, lagyan natin ng fuse. Yung fuse na inalis sa kanya, ganitong kaliit. Lalagay naman natin ay ganitong kalaki, basta pa rin silang amperahe. Kumpara dito sa kanyang original na maliit. Ito yung kakabit natin. Mas malaki. Pero pares lang ang watts. Ay, ang ampere. 2 ampere. Wala ang bumata. Okay na, nakakabit ng fuse. Diyan natin kung may shorted pa.
na. Sukatan natin siya ng 300 volts. Set natin sa DC 1000. Gamitan muna natin siya ng type natin. Sukatan natin siya ng voltahe, 300 volts. Negative, positive. Okay, meron. 200, 300. Ayan. Pagpanyatan kamay ko. Nakita ba? Okay, meron. Pwede na natin siyang kabitan ng forward. Pero bago natin siya kabitan ng ganito, checkin muna natin ang kanyang optocoupler. Ito. Ito ang kanyang optocoupler. Pag okay na siya, pwede natin ikabit. Okay naman. 1, 2. Okay. Dito sa pagkakabit natin ito, hindi na natin kailangan ng adjustment. Ang gagamit nating optocoupler ay yung kanyang yung sa unit ng power supply. At yung optocoupler naman ito, tinanggal ko na nga, sayang din, magagamit natin sa ibang magagamit natin sa ibang marirepair natin na kailangan ng optocoupler. Kaya kinalas ko na lang, useless din naman kung nakalagay dito. Kasi nga, ang gagamitin natin ay yung optocoupler ng unit. No need to adjust. Tinanggal ko na rin yung trimmer. Bale, ang magpapunction lang dito yung kanyang primary. Yung primary supply. At ang gagana naman ay itong secondary ng charger. Basta wala nang sorte dito sa na-check ko na rin itong diode nito. Buo naman. Kaya pwede na natin siya ikabit. Yung yellow at blue, inilipat ko sa butas ng number 3 and 4 ng optocoupler. At nito namang sa power supply, pinakawang natin yung 3 and 4 para dun sa 3 and 4 naman na pinag sa power supply ng 4 wire. 3 and 4, ilakakabit natin sa optocoupler ng 3 and 4 naman ng charger. Ganyan. Ito ang 3, ito ang 4. Kabit naman natin siya 3, 4. Ayan. Nakahang to, nakahang yung 3 and 4 niya. Kabit natin. Ulitin ko, sa 4 wire, nilipat natin yung kanyang, tinanggal natin sa original nakabit, yung ang blue dati dito nakakabit.
ang yellow ay dito sa kabila. Dito sa tinuturo nito. Ito sa spread na ito. Ayan. Inilipat natin siya sa butas ng 3 and 4 ng optocoupler. Kasi nga tinanggal natin yung optocoupler. Dahil ang gagamit natin opto ay itong sa unit ng charger. Na yung 3 and 4 naman ng input ng 4 wire kakabit natin sa input ng charger. Yan kung makikita nyo. Ganyan ang forma nya. Sa halip na yung optocoupler ng 4 wire ang gamitin natin, dahil hindi na nga tayo mag-a-adjust, ito na ang gagamitin natin. At itong block naman ay sa hot ground. Negative ng capacitor. Hot capacitor. Ayan. At itong red ay sa grid. Doon sa inalis na regulator ng MOSFET. Positive source na galing sa supply. Yan. Bali, ito yun, yung gitnang paa ng MOSFET na tinanggal. Ito sa grid niya. Ito sa gitnang paa na inalis yan ang hinang nito. Ito. So, natin kabit yung red. Kahit anong mapa TV o mapa power supply, mga charger, laging sa grid ang kabit ng red at yung black ay sa hot ground. So ayan, nakakabit na. Pakulisan nyo, no? Ang black ay sa hot ground. Negative ng capacitor. Ang capacitor to. Ang red naman ay sa red ng 4 wire ay sa grid. Doon sa tinanggal na MOSFET. Sa gitnang paa. Sa gitnang butas ng MOSFET. Dito. At itong yellow and blue naman sa inalis nating MOSFET ng 4 wire, yung 3 and 4, kakabit natin sa yung butas ng 4 ng 4 wire, kabit natin sa number 4 ng optocoupler, dito, RN3. Basta tapatan lang, 3 sa butas ng 3 nito, dun sa 3, at yung 4 naman itong yellow, dito ko kinabit sa number 4 ng input ng opto. Bahala na kayo kung anong kulay. Yellow lang at blue ang ginamit ko sa 3 and 4. Pwede naman kahit anong kulay. So, pwede natin siyang isaksak. Kaya natin. Saksak natin. Ayan, umilaw na ang green. Ito. Indication na may power na siya. Dahil sukatan natin ng voltahe. Dito na tayo sa digital. Ayan muna natin ang analog. Ito natin, naglulukas ang digital na ito.
Dapat magre-reading to ng mga 23 volts. Kita. Kita ba sa digital at tata, hindi kita ng tester. Ayan. Ayan. Positive supply. Ayan. Volts. Pero magdadrop naman yan pag nilagyan na ng battery. Ganyan. Okay na. Sukatan natin ang boltahe. Volts. Kasi yung battery niya 18 volts, yun, nag-drop na siya. 26 bumaba, naging 17. Okay na siya. Alisin natin sa power circuit protector. Erekta natin. So yun, okay na. Naka red light. Lutin natin. Power. Okay. Lutin natin ang battery. Magigay siya pag binunot. Yun, nakagali na siya. Sa natin. So, mga J-viewers, sana may natutunan kayo. Ingat lang sa pagkakabit ng firmware. Naulit ko. Hindi pa kayo nakapag-subscribe, subscribe na. Like and share. At huwag mahihiyang mag-comment. Kaya kung bago lang kayo sa channel ko at napadaan lang, subscribe na kayo at pakihit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga bagong video. So, hanggang dito na lamang. Maraming salamat. Kakasaw na lang to. Kung nga pala may isa na rin finished product dito, pakita ko lang sa inyo. Tatlo to eh.
Dito ko pinasaan yung kanyang 4-wire para safety, nakatunalid rin sa heatsink. Tatlo nga ito na daladala, pare-parehas ng trouble. Ito siya, yung 4-wire. Yan siya, naka-green light. Ito ba? Green. Yan, green. Tapos kapit natin ang battery. Magre-red siya pag nalit ang battery. Yan, naging green. Tanggalin natin. Green. Kapit natin. Red. Green. Yan, okay na siya. Natin natin sa pusok. So sana may natutunan kayo, kaya kung kayo ay naligaw lang sa akin channel, just comment and like and subscribe also, at pakihit na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos ko. So safety first lagi, at laging tatandaan, experience is the best teacher. So hanggang dito na lamang, thank you.